So yun mga Zappy, kamusta ka dyan? What's good? What's good? Ito ang ating SLP, medyo nagbaba ngayon. Ano? And patuloy pa rin siya nababa. Pagkatingin ko is talagang medyo malakas ang selling pressure natin. Ano po? So yun nga mga Zappy, quick update lang tayo ulit. Ano po? Medyo napapatambay po tayo din sa mga bagong traders. Siyempre, as a newbie mga Zappy, sa Nike-operate po tayo dun. Ano po? Para mas matuto pa tayo ng ating pagtitrade. Yun nga mga Zappy, birthday pala ng Axie bukas. Bukas na yata ang birthday ng Axie. Ano? Then may trailer din yata bukas. Pagkakasagap natin ng balita. I'm not sure kung bukas ng birthday ng ating Axie Infinity o natapos na ba kasi patapos sa February, nasa halikit na tayo. So pa-on-firm naman po dyan sa mga nakakalam ng birthday ng Axie Infinity po, no? So bago nga tayo magsimula, isa magpaalala muna tayo sa mga bagong mapapadpa dito sa ating channel. O pala, Zappy mo Raven, naghahati ng ulat dito sa ating Axie Infinity and SLP update po, no? And then yung mga nasasagap natin balitita is sineshare po natin sa mga scholar natin dyan. Syempre, nag-aaral lang po tayo kaya ang video na po ito isa na ta financial advice, ano po. So yun nga, bago tayo magsimula, isa shoutout dito sa ating bagong kaibigan sa Discord po, ano. Shoutout daw kay Joshua Trevino po, ano. Shoutout sa'yo idol, sa'yo natin dyan sa Discord. So ano bang bago natin dito sa Axie Infinity? So Axie update muna tayo, then SLP update, kasunod, ano po. So ano bang bago natin sa Twitter? Sabi ni Gio is this is the way. Ano ba yung this is the way natin? Anong paraan? Anong daaning meron? Anong bago dyan? Ano? Ano kaya yan mga Zappy? So siguro makikita natin yan bukas. Kung birthday nga ni Axie Infinity bukas, siguro bukas sa atin makikita yan. Ano kaya yun? Medyo napapaisip lang tayo, ano? So sabi naman dito, Smooth Lab Potion is now available on our crypto to page. So mukhang available na sa Binance US ang ating SLP, ano po? Ano kaya makaka-apekto yata sa ating pag-pump? Comment nyo naman dyan mga Zappy kung anong meron dun sa ating Binance US, kung makaka-apekto ba to sa ating SLP. So yun nga, medyo napag-sagap nga tayo information about dun is pwede daw makaka-apekto yung ating Binance US, yung paglista sa Binance US. So anong reaction nyo dun mga Zappy? Pwede yung comment nyo dyan. For the last mga Zappy, mukhang patapos na po itong ating 4 days lang eh. Itong ating Axie releasing, sino ay mananalo, ano po? So good luck sa mga sumali dito sa ating Axie releasing. Ano po? Ano kayang merong premyo? So yun nga mga Zappy, punta na tayo dito sa ating SLP. Kung makikita naman natin ang ating SLP sa bagya na talaga siyang bumababa. And then tingin ko lang po ulit is habang na-record natin itong video natin ay yun, medyo bumaba po ulit siya. Ano po? So yun nga, para sa akin mga Zappy, bakit ako may guhit ng mga trendline dyan is I think na abuo po tayo dito ng ating falling wedge na tinatawag. Dalawa po kasi meron din namang symmetrical triangle po, no? And then I think mga Zappy is nasa distribution stage po tayo, ano po. Yun nga mga Zappy, medyo mabagal nga din po yung ating galaw for today. Kagabi pa po ako naghihintay dyan, baka sali bumagsak pa and then mapabay po tayo, no? And syempre mga Zappy, baka sali mag-bullish reversal, ayun, tulog na lang ako, wala pa rin nangyayari. Ayun nga mga Zappy, I think na mas bababa pa po yung presyo, ano po. And then slow movement po tayo, kumbaga dahan-dahan po tayong bumababa. Pwede pong anytime is mag-dump and anytime pwede pong mag-pump, ano po. Kasi kung lalamang yung buyer, syempre papump tayo. Pero kung mag-sell bigla, kasi mataas ang fear natin is yun, magda-dump po tayo, ano po. Pero tingnan naman po natin yung historical value natin, kung ano ba ang ating historical values. So yun, nasa 52 po tayo, ano po. Kumbaga neutral lang mga Zappy, hindi ganun kalakas ang ating fear. So price check 0.0271, and then yun mga Zappy, -7% tayo, -7.282 po, no? Check naman natin sa CoinGecko mga Zappy. Ayon sa CoinGecko, ang SLP natin is dumataging ting na 1.37, -8.7%. So mga Zappy, ano bang kasunod dito ang ating movement dito? Ano sa palagay nyo? So punta na tayo dito sa ating AXS mga Zappy. Ayan ang ating AXS, medyo gumanda nga ang ating paggalaw. Medyo tumaas nga po ang ating AXS ngayon. Umabot siya nung mga kahapon, 66.22 po, no? Medyo malaki po agad yung pinamam pa from 10 dollar po, no? Magkano agad yun mga Zappy? Kung may 10 ka is $100 nga ba? $50 agad yung tinubo pala. I mean, sa 10 AXS po, no? Sa drawingan nga natin to mga Zappy, kung ano makikita natin dito sa ating pattern na kung makakabuo din ba siya ng falling wedge. Ang falling wedge naman po is dulo, ang mga pataas po dulo, no? Pero nabe-break po yun, depende po sa sentiment ng mga tao or sa ating kaba ng ating mga traders, ano po. Pero syempre newbie lang tayo mga Zappy, free to correct me kung tama po itong ginagawa nating falling wedge po, ano? Kung saan dyan din po siya lalaro sa ating mga
frontline support and resistance po, ano? Alam ko naman may mga nanonood po ditong mga smalapasay sa Prito, correct me po, mga Azapi. Kung tama po ba itong ating trendline na nabuo, ano po? So, tingnan natin naman sa 1 hour, mga Azapi. So, ano bang meron dito sa ating 1 hour? Yan, mga Azapi, yan sinasabi ko sa inyo po na dyan po siya lalaro, ano? If ever na ma-break niya po yung ating trendline na ginawa, support resistance, sa pataas na yon, sa taas po, ano po? Siyempre, possibility po ng pag-pump. But still, mga Azapi, isa posible lang naman yon, mga Azapi. And then, pag nag-alimbawa, maglampas siya dyan, syempre, magaganap pa pong retest kung babalik pa ba siya doon sa ating trendline or babagsak pa rin po sa support natin. Sa resistance pala, I mean. So, mamaya, maglagay kayo mga Azapi. Hindi ko po ako nire-recommend maglagay. Nasa sa inyo po, mag-take kayo ng risk. Syempre, mga Azapi, pag natalo kayo, sisihin niyo po ako kasi sinabi ko matataas. So, possibility lang po na pagpapano po. Syempre, mga Azapi, yun naman po yung nasabi doon sa naaral natin na pag sa falling wedge, ang dulo is pataas, ano po. Pag na-break niya yung resistance is pataas po. So yan, parang ganyan mga Azapi, ano, galing siya sa uptrend, then para bang magko-correction, kumbaga parang ganito mga Azapi, drawing natin, ayan, parang nalaro siya dyan, mga tataas siya dyan, tapos babounce siya doon, parang first retest. Ay mamaya, sorry, mali. So parang ganyan mga Azapi. O kaya naman, ulitin natin yung drawing natin, wait lang ha. Yan, lalaro siya dyan. Bounce. Kumbaga, retest yung mga yan. Kung lalampas po, then pag lumampas, retest pababa, and then pwede pong paangat ang kasunod po, ano? So, ganyan po yung ating concept ng ano, falling wedge. Kumbaga, mga Azapi, kailangan pa mag-retest kung lalampas na, kung lalampas ba siya. Siyempre, yun lang naman isa yun sa pag-aaral natin. Ano, mga Azapi, free to correct me po, ano? So, madami pa po tayong kailangan matutunan sa ating pagte-trading, maaral. So, yun nga mga Azapi, medyo risky nga tayo kahapon. Natalo tayo ng ating 200, medyo naging greedy tayo. Kahit medyo mahina yung ating volume, kaya ayun, halo. Kumbaga, problema ko na po yun kung bakit ako natalo, ano po. Or kung bakit di ako nakapag-TP pala take profit. So, okay lang naman, mababawi naman natin yun pag nagbagsak itong ating SLP. Pero hanggang kailan na ang ating pagbagsak? So medyo mabagal nga po yung movement ng ating SLP. Siyempre mga Azapi, ako naghihintay ako ng pagbagsak muna bago magpump para marami po yung mabili nating SLP. And then next turn is pump naman po pag nakabili na sa target price. Ganun po ako, pero iba po tayo opinion na kung na-hold po kayo, siyempre angat po yung pagtaas po agad yung wish nyo, ano po. Sa'yo naman na sa down muna yung target price, then yun. Bago pump, so hatiin nga po muna tayo doon sa opinion natin doon. Nahihinahit na po natin yun doon, tapos pahinga. Napagpapalit po kasi tayo sa 1.73, then sana bumaba tayo para madoble yung kita. Tapos pump ulit, ano po. Medyo magkasalungat po tayo muna ngayon, ano mga Azapi. Pero syempre, I wish pa rin na mag-pump itong ating SLP. By the way, malapit na pala yung origin natin. Malay natin sa origin na mag-pump, ano po. So syempre mga Azapi, anytime po pwedeng bumaba ito, and then anytime din pwedeng tumaas. So kung tatanungin nyo mga Azapi, slow movement po tayo dito sa ating SLP. SLP na, sa excess po pala tayo. So, slow movement po ang SLP natin, which is, ano po, mabagal po siyang bumaba. Anytime, pwede mag-dump kasi, syempre, medyo pag nainip yung ating mga traders, yung mga ganun kasi, pag nainip is benta muna, wait na lang ng pagbaba, ano po. Ang problema naman dun, pag nakapagbenta, and then may mga pumasok na bagong mga whales, kasi alam nilang may update yun, papump naman. Good news po ito para sa mga naipit kasi pwede nila mabawi yung puhunan nila, ay yung nilang talo or yung kanila SLP. And then po, for example, pag mataas pa rin sa EXS, mababa si SLP, ano pa po sila, tubo pa po sila, ano po, pag umabot ulit ng centavos itong ating SLP. So, hindi natin alam kung kailan to babagsak or kailan to tataas. Mga prediction natin is ayan lang po, base lang po sa mga charts and then konting knowledge po dito sa ating pag-aaral din ng trading kahit paano po. So, presyo natin EXS mga SLP is $61 and negative 5% po, no? Kung ayaw naman sa CoinGecko, ang presyo natin EXS is tumataginting na 3,145 po, no? Negative 4.7%. So, yun nga mga SLP, kung gusto sumali pala doon sa aming Discord doon sa AAG Guild, ano po, itatanong ko po kung pwede pa po magsali, so join po ay dun para sa mga gusto mag-trade po, no? Dami po doon nagtitrade, mga baguhan din po, and then may mga technical analysis po doon na goods po, so natuturuan and then natututo po tayo. So yun lang naman ang video natin for today mga Azapi. So yun, this video is set up financial advice, update lang po para sa mga scholar natin, and then once again, Azapi Moraben, peace out.